paglantad sa publiko ng mga nasira ang mukha nang dahil lang sa kanilang kagustuhang umumbok ang kanilang mga pisngi ang nagbigay ng lakas ng loob sa iba pang mga biktima na lumabas din. Nakagugulat na ang isa sa kanila hindi lang sa mukha nagpaturok kundi pati sa katawan. Nang dahil sa pagpapaturok ng petroleum jelly para umumbok ang kanilang mga pisngi, bagsak at laylay ang mga mukha ni na Alvinia, Maui at Mina. Lumaki dito, tapos napansin ko sa salamin na bakit lumubo na siya. Mabigat, tapos parang ang init kasi petroleum. Pagan mas bangligo ka pag ganyan mo init niya. Ang kanilang mga kwento, sinubaybayan natin mula sa kanilang paglantad hanggang sa pagpaparetoke ng kanilang mga nasirang mukha at pagpapagaling. Kamustahin ko lang kayo, Maui, Nina. Yung itinurok na petroleum jelly ba, natanggal lahat? Siguro po natanggal. Ano itsura nung tinanggal? Hindi na siguro makita. Kasi nakahalo sa laman po. Pati laman nyo tinanggal? Kasi nakadikit na yung petroleum jelly po sa laman kasi mga mahigit siyam na taon na po siyang nakaano sa mukha namin. Si Alvinia ang nagbigay daan para ang isa pang biktima lumantad din katulad nila ang kanilang kaprobinsya mula sa bayan ng Magallanes sa Agusan del Norte, si Aris. Taong 2012, nung nagpaturok daw siya sa mukha at nagpa-inject pa sa balakang at dibdib. Noon kasi talagang pango talaga ako. Tapos yung nag-iya sa akin na pango din siya dati, nakita ko siya na bilang tumangos yung ilong niya. Yung nabighan niya ako, tapos siya din nag-iya na may kakilala siya na nag-i-inject. Bihasa na siya, nasa Malaysia siya nag-work daw. Yun, tapos pinapunta niya dito. Tapos niyaya ako. Nung una, tumangos naman daw ang kanyang ilong at na-achieve ang pinapangarap niyang balakang at dibdib. Pero makalipas ang 3 taon, namaga ng husto ang kanyang ilong. Resulta, nahirapan siya huminga. Samantala, lumaylay at umabot sa 3 kilos ang timbang ng kanyang dibdib habang ang kanya namang balakang hindi na pantay. Sabi kasi niya, kulang pa. Session kasi yan eh. Iko alam na ano pala, marami pala ang nilagay. Pero okay yun, okay naman yun. Pero yun nga, yung kalaunan siguro month after, namumula, yun umpisa to, yun namumula siya. Tapos yun namamaga, lumalaki tapos lumaylay yung ano niya. Kung kina Alvinia, Maui at Nina, petroleum jelly ang itinurok. Ang itinurok kay Aris, collagen oil daw. Sa ilong ko siguro 8-10 cc. Din sa pisngi marami. Mayigit 30 ata. Din dito sa balakang siguro mga 2 letro ng collagen. Tapos sa boobs ko 3 letro. Ng collagen din. 1,000 pesos kada session ang siningil daw sa kanya. At para sa kanyang ilong, naka-5 sessions. Habang ang kanyang sa dibdib at balakang, paulit-ulit daw na pagturok sa loob ng halos 3 buwan. Nagsisisi talaga ako. Talagang nahihirapan ako sa sarili ko. Nahiya talaga akong lumabas. Sa ano nga, yung mga kaibigan ko, iyayain akong punta ng fiesta. Hindi ako napunta kasi nahiya ako kahit sa kapitbahay ko lang. Kasi marami kasing nagbubuli sa akin eh, na gusto ano daw ako, avatar, witch, lahat-lahat na. Kaya nasasaktan ako talaga. Kaya nagmukmuk na ako sa bahay. Hanggang tuluyan ang nasira ang kanyang mukha at katawan. Umabot pa raw sa puntong gusto na niyang tapyasin ang kanyang ilong. Gamit ang blade. Na talagang nahirapan ako. Isipan ko, kaso lang, syempre na may kapatid ako, baka problema na naman. Yun, hindi ko talaga tinuloy. Dahil sa kanyang kondisyon, naapektuhan pati ang kanyang negosyong salon. Ito pa naman daw ang inaasahan niyang pampagamot sa kanyang ate na meron ding sakit. Siyempre ako ang nag-aasikaso, hindi makakalakad lahat-lahat sa akin. Eh doon ko na lang ibuhos yung mga sideline ko sa kanya. Yung sa akin, sa personal ko, sa ano ko, hindi ako sa sarili ko lang. Kasi doon ko binuhos sa kapatid ko. Kasi siyempre naawa ko sa kapatid ko, hindi na kasi siya makakalakay. Hindi ko naman alam nga ganun ang mga resulta. Akala ko naman yung magpapaganda o ano, yung kagandahan talaga. Eh, ba't ganun? Siyempre, nandoon yung sasabihin ko, ba't ginaganyan mo? Bakit, parang, puro bakit yung tanong ko sa kanya, bakit ganun ang resulta? Ang wish ko talaga nga, maayos yung itsura niya, na hindi siya katakutan. Free will na siya lumabas. Parang wala kang kalaban, wala kang, hindi ka natatakot sa mga tao.
Sa araw na ito, magpapatingin si Aris sa isang dermatologist sa siyudad ng Butuan. Base sa pagsusuri ni Doc Garcia, hindi pala collagen ang itinurok sa kanya, kundi silicone oil na karaniwang ginagamit bilang lubricant ng mga salamin at kahoy. Ang silicone oil is ginagamit niya ng yung sa mga gusto mong i-coat ang mga needles, ang mga instruments mo. Hindi mo nga siya pwedeng gamitin pangluto ng pagkain mo. Lalong hindi mo pwedeng ilagay sa katawan mo. Nakita natin yung mukha ni Aris deformed, di ba? Go for a medical grade silicone. Mahal siya masyado for 1cc. It costs before 50,000 pesos. And you don't give the silicone in liters, no? You just give it in micro drops. So, konti-konti lang talaga yan because nagre-react ang body eh. Sinabi rin sa akin ni Aris kanina, liters ang pinump sa kanyang breast, kaya ang laki-laki. Tapos hirap na siyang huminga kasi nga, since it's liquid silicone, it's liquid, no? So, nagta-travel talaga yan. Nagkakaroon na siya ng pagbabara dito sa ilong niya, kaya ang breathing niya is medyo impaired na. Sa dami raw ng itinurok sa kanyang silicone oil, kailangan niyang dumaan sa ilang operasyon para mapaayos ang kanyang mukha. So kung ang maoperahan itong yung ilong ko, kasi ito talaga nahirapan talaga ako sa paghinga. Si Lord ang bahala sa kanila. Pinag-pray ko na lang na sana walang mabibiktima na katulad ko din. Samantala, dalawa pang biktima ng nabulilyasong cosmetic procedure ang lumantad matapos nilang mapanood ang mga kwento ni na Alvinia, Maui at Nina. Ang magkaibigang Aiko at Aira, sila'y mga bukunera o mga madalas na sumasali sa mga beauty contest. Sa kagustuhan daw nilang gumanda, nagpaturok sila ng collagen di umano sa halagang 1,500 pesos kada session sa pisngi, ilong at noo. Yung chin muna and after noon, package na raw po yung kaya 1.5 kasama na rin po yung bab, yung ano namin, yung pisngi po. Yung sa 1.5 na yun, sa dalawa po kami. Nabalitaan din po namin na bago po kami tinutukan, yung gamot na tinutulok sa amin, pinapadala mula sa ibang bansa ng nanay niya, marunong din po sa medisina. Gumanda rin naman daw sila, pero hindi pa inabot ng isang buwan nung minsan silang naarawa na mula na raw at naglangis ang mga tinurukang parte ng kanilang mukha. Ano to, dahay? Ba't nagiging ganito yung mukha ko? Kasi mo namin, yung parang yung halos di ko naman dilat yung mata ko, tapos pag ginaganyan ko po yung dito sa ilalim, parang may oil na lumalabas, parang nagsama-sama siya. Kaya nga po ito, meron nga po ako itong parang yan, sugat po dito. Ito po yung gawa din po ng turok po din po sa ano, sa collagen din po sa sentido. Naalala ni Aiko na meron siyang mga nakitang bote ng mineral oil sa bahay kung saan sila tinurukan. Ang hinala raw niya, maaring mineral oil at hindi collagen ang itinurok sa kanilang mga mukha. Sana hindi na lang po ako nagpagalaw ng mukha, makontento na. Kung ganun na itsura niyo, makontento na lang, huwag namang papagalaw. May pagalaw man, huwag papakasobra at huwag nang ano po ng mga ano, yung mga mura. Ang magkaibigan, kasalukuyang nagbebenta ng school supplies sa Antipolo, nagsisikap makaipon para mapaayos ang kanilang mga itsura. Sana po matanggal na po. Sabi po ng marami pati mga kaibigan ko, may chance po siyang mabulok. Polyneuform ito yung abnormal reaction ng katawan doon sa mga injections sa kanila. Especially si Aiko would be yung sa may malar, actually bandang taas ng pisngi. Madalas yan yung tinatawag nilang cheekbone, yun madalas pinapalagyan. Pero madilang talaga yung mga material na ginamit. Kasi foreign body yan eh. Any foreign body na ilagay mo sa katawan, nagre-react ang katawan. Binabalutan niya ng mga parang cyst formation. Ang problem doon sa mineral oil, kasi liquid, kumakalat. Hindi mo makontrol kung paano mag-react ang katawan. Industrial ang gamit yan. Hindi yan nilalagay sa katawan. Ang harm lang dyan, kung hindi mo matanggal, sabi ko nga, hindi mo matatanggal, would be infection. Nakilala po namin yung nagtutok sa amin na si Cindy. Chinachat po namin siya na ganito yung nangyari. Parang dinilit or brinlock na po kami nung kalang yun. Marami na rin nakasuhan sa ganyan, ano? May mga nakakulong na. Ayon sa batas ng medical malpractice, ano, kung sakali sila'y mapatunayan na commit nila itong tinatawag na ating medical malpractice, sila ay makukulong ng hindi bababa sa isang taon hanggang 5 taon na pagkabilanggo. Kasama pa yung damage noon, yung civil liability noon. Samantala, nakauwi na sina Alvinia, Maui at Nina sa kanilang bayan ng Kabadbaran sa Agusan del Norte kung saan sila kasalukuyang nagpapagaling.
So far, okay naman siya ngayon. Hindi na masyadong bumibigat yung ano ko. Medyo mata na lang ang ano po niya, yung medyo masakit pa. Minsan po, kumikirit po siya. Pero okay naman po siya. Nakakapagtrabaho naman din po ako ng matiwasay. Nabawasan na ang pamamaga ng mukha ni Maui. Bagamat hindi pa naghihilom ang ilan sa kanyang mga sugat. Gayunman, meron na raw siyang kumpiyansa para humarap muli sa mga tao. Ang mukha naman ni Alvinia, umayos-ayos na rin. Unti-unti na rin bumabalik sa normal ang kanyang pamumuhay. Mas mabuti na po ngayon kaysa sa una nakakalabas na po ako ngayon. Yung confidence ko na po, bumalik po konti. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang computer shop. Si Maui naman, online seller na ngayon ng mga produktong pampaganda. Wala si Nina ngayon kasi busy po siya. Marami siyang ginagawa sa kanilang bahay. Ngayong Enero, balak nila uling bumalik ng Maynila para sa kanilang harinawa panghuli ng operasyon. Natuto na raw sila ng leksyon na huwag maghangad ng instant na resulta kahit pa bagsak presyo, lalo na kung hindi nakasisiguro sa kaligtasan nito. Sana raw ang kanilang di magandang karanasan ang pulutan din ng aral ng iba.